kailangan i-file ang kaso within a certain period of time. Kung hindi na i-file, dapat ipalabas na yung inaresto. Kung walang basis for the filing of the case, 12 hours, 18 hours, 36 hours. Kung walang legal basis, dapat ipalabas na. Hindi pwedeng i-aresto. Kuya Mark, ano ba ang rationally sa batas tungkol sa delay in the delivery of the detained person? Ang delay of the delivery, bakit may delay of the delivery? Di ba, sabi ko nga, pag in-aresto isang tao na may legal basis, kailangan i-file ang kaso within a certain period of time. May 12 hours, may 18 hours, may 36 hours. Bakit, ano bang rationally ng batas? Bakit may oras na dapat i-file? Kasi kung walang ganun, may pag-aabuso ang mga agents of the law enforcer o law enforcement agency, may pag-aabuso. So kailangan i-file ang kaso within a certain period of time. Kung hindi na i-file, dapat ipalabas na yung inaresto. Kung walang basis for the filing of the case, 12 hours, 18 hours, 36 hours. Kung walang legal basis, dapat ipalabas na. Hindi pwedeng i-aresto. And in fact, may right ang mga akusado to be informed. Dapat alam nila ang nature and cause of the accusation against them. Alam nila ang mga dahilan bakit nakulong sila. Yes. Kasi hindi pwedeng ikulong sila tapos wala sila alam. Kailangan alam nila anong dahilan. Yes, and second na reason is yung tinatawag na kailangan alam nila na may right sila to avail piyansa. Pwede sila magpiyansa, of course, if available. So ibig sabihin, ang rationally, yung delay of the delivery para to avoid abuses sa mga law enforcement agency na nag-aresto ng isang tao na may nawalang warrant of arrest. So yun ang ibig sabihin doon. Applicable lang yung delay of the delivery kung ang pag-aresto walang warrant of arrest. Delay of delivery. Ano naman po yung ibig sabihin ng delaying release? Delaying release, iba naman yun. Mm-hmm. Ha? Ang delaying release, may order. May order ang court, for example, inaresto ang isang tao. Ako yung abogado ng inaresto. Mag-file ako ng kaso ng petition for habeas corpus. Pag may order ang court na palabasin ang tao na kakulong, tapos ayaw ni warden, matigas ang ulo ni warden, ayaw niyang palabasin. Kahit may order ng court na, Mr. Warden, palabasin mo na yung akusado kasi walang legal basis kayo na arestuhin yan. Tapos ayaw ni warden na palabasin, yun, maging liable siya ng delaying release. Ang penalty ng delaying release is the same with arbitrary detention. Depende kung ilang oras ang delay sa pagpalabas ng isang tao. Pwedeng 3 days, pwedeng 15 days, iba yan. Iba naman within 15 days to 6 months or iba naman ang penalty pag more than 6 months. So it means depende yan sa kung gaano ka-delay ang pagpalabas ng isang tao. Kahit na may order ang court na palabasin, tapos matigas ang ulo ni warden, hindi pa rin palabasin. Kuya Mark, ano naman ang pagkakaiba ng arbitrary detention sa delay in the delivery of detained person? Yan. Very common to, ha? Common to sa mga inaresto na walang warrant of arrest. Kasi kailangan ka, kung inaresto ka, na wala kang warrant of arrest, kailangan may tinatawag tayong inquest proceeding. Inquest. Very common yung inquest. Pag walang warrant, kailangan may inquest. Ibig sabihin, pag inaresto ang isang tao na walang warrant, kailangan si police i-report niya dyan sa inquest fiscal. Kasi ang fiscal will conduct a summary investigation kung may basihan ba para arestuhin ang isang tao. Kasi kung walang basihan, pakawalan ang tao. Order ni fiscal. Kung may basihan, i-file ang kaso sa court. Ang ibig sabihin, ang pagkakaiba sa dalawa, ang arbitrary detention, walang warrant, walang legal reason to arrest or to detain a person. Ang delay of the delivery, walang warrant, but may legal basis for the arrest. Ibig sabihin, may legal basis for the arrest, but delay ang pag-deliver. Ibig sabihin, nahuli sa police, may pinatay si Pedro, nahuli niya, caught in the act. Pero hindi niya ni-report sa piskal, hindi niya ni-report sa court. Yun ang tinatawag na delay of the delivery. Kasi kailangan may tinatawag tayong oras lang. For example, pag nahuli mo isang tao, pag minor cases, kailangan i-file mo ang kaso within 12 hours. Pag correctional cases, ibig sabihin ang penalty is 6 months to 6 years, kailangan within 18 hours, i-file mo na ang kaso. Pag more than 6 years ang kaso or mga
mga ang penalty is reclusion perpetua, kailangan i-file mo ng kaso within 36 hours. Kasi kung hindi mo i-file ang kaso, inaresto mong tao, tapos hindi mo finile, yun ang tinatawag na delay of the delivery of the detained person. So paano naman po i-deliver sa korte ang isang inaresto na tao? Filing, kailangan, ibig sabihin ng delay of the delivery. When you say delivery in law, ang ibig sabihin ng delivery, hindi delivery ng na mga pagkain, ha? Hindi ka na nakakasabihin, delivery. Yung delivery sa batas, hindi yung delivery ng McDonald's or Jollibee, hindi ganun, ha? When you say delivery, ang pinag-usapan doon, i-deliver mo ang tao sa jurisdiction ng ating batas. Ibig sabihin, i-file mo ang kaso dapat, immediately. Kasi hindi pwede ikulong mo yung tao tapos wala pang kaso. Walang proseso. Kailangan may proseso yan. Yes. Ibig sabihin, mag-file within a certain period, inaresto mo, nahuli mo yung isang tao, sinaksak niya si Pedro, nahuli mo, walang warrant. But may dahilan ka na arestohin. Hindi mo pwedeng ikulong mo lang yan. Kailangan i-file mo agad ang kaso sa court kasi may tinatawag tayong proseso or tinatawag sa batas na due process.